Ito, ka-coffee. Ang mga opisyalis po ng Philippine National Police ay nadadawit. Naku, matataas na opisyalis ito, ka-coffee ha. Dito sa malakihang bypass, no? Naku, nakalulungkot kasi ang dapat na mga magpapatupad ng batas ay sila mismo, ka-coffee, allegedly ha. Pero nakikita na ito ng usok ng Department of the Interior and Local Government at ang iba po pong mga investigating body na medyo, hindi na medyo, no, may mga sangkot na opisyalis ng PNP. Nako, anong mangyayari dito sa mga opisyalis na ito? Yung iba ay pinagbitiw na muna, no, dahil habang nagsasagawa ng investigasyon. Napakalaking halaga kasi, ka-coffee, nang ipinagbabawal na gamot ang nasa kote, no, at ang masaklap pa dito, nagkakaroon ng cover-up, no, may mga gustong pagkatpan itong mga ano ito, mga opisyalis ba, ka-coffee? Nalalaman lang din naman natin yan sa mga balita, no, sa mga statement ng o sa mga interview ng DILG officials ng Kongreso. Umabot na nga yan sa Kongreso eh. Itong cover up na ito, ka-coffee, ito. Sa balita ito ng Manila Bulletin, eh, quote natin dito si Romualdez, "Let the axe fall where it may." O kung sino man po yung dapat tamaan, eh, tamaan. Romualdez, dismayed with PNP officials' involvement in drug cover-up. Dismayado ang Speaker of the House, no, dahil sa pagtatakip nitong mga opisyalis ng PNP dito sa incidenting ito. May gusto bang pagtakpan? May gustong suportahan? O bakit nagkakaganyan? Malaking halaga ba ang nagiging usapan dito? Yan po ang kinakailangan ipaliwanag ng mga nasasangkot na mga opisyalis ng PNP dito. Kung yung matatandaan, no, pinagretiro yung mga simula colonel, no, hanggang general sa kanila mga pwesto habang nagsasagawa po ng investigasyon pa. Actually, hindi lang ito sa ipinagbabawal na gamot, ha, overall, ka-coffee. Kung sino matutukoy ang mga malilinis at sino ang mga madudumi, at ang madudumi ay dapat alisin. Yan yung naging purpose ng kanilang pag-filter dito sa mga opisyalis na ito ng PNP. House Speaker Martin Romualdez says he is dismayed and saddened, nadidismaya at nalulungkot. Nakalulungkot nga naman dito sa mga allegation that two police generals, imagine na dalawang general and other ranking officials of the Philippine National Police attempted to cover up irregularities in the confiscation of some 6.7 billion worth of shabu-shabu in October 2022. 6.7 billion na, napakalaking halaga niyan, ka-coffee. Let the axe fall where it must, according po kay Romualdez. Nakalulungkot ito, ka-coffee, ha. I am dismayed and saddened to learn that some of those accused of alleged involvement are members of the PNP Drug Enforcement Group, DEG, ka-coffee. Parang PIDEA, ka-coffee, ha. Ang yan ang counterpart, no. The very same people tasked to go after peddlers of illegal drugs, said Speaker Romualdez, ngayong araw po ng Linggo, April 16. While an in-depth investigation to ascertain the truth is being undertaken, measures to reorganize the police force drug unit should be implemented, he added dito po sa kanyang statement. Correct, anong dapat gawin dito? Rumble, reshuffle, o ano pang dapat gawin dyan para maitama ito? Kasi nakalulungkot ang mga taong dapat inaasahan mong tutugon sa problemang ito ay nagpapalala sa problema base sa report na ito. In a press conference held last Monday, Department of the Interior Local Government Secretary Benhur Abalos named two police generals. Iyan, DILG na mismo ang nagpangalan dito sa mga general. Si Police Lieutenant General, tinan mo, sayang yung mga pwesto na ito, Benjamin Santos, at si Brigadier General Narciso Domingo, the relief chief of the PDEG, and other high-ranking officers as allegedly involved in the cover-up of the arrest of Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Napakalaking halaga nito eh. This was in connection with the seized 990 kilos, biruin mo, 990 kilos of shabu-shabu worth 6.7 billion dyan po sa Tondo nitong Oktubre. Since then, a congressional probe has been sought in the Senate on the allegations made by Abalos. In the House of Representatives, Committee on Dangerous Drugs Chairman and Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Smarbers has called on police assets to come forward and shed light on the matter. Correct.
humarap ang PNP at sagutin ang mga dapat sagutin para malinawan po ang taong bayan. Bakit nagkakaganyan? Nagkakaroon ng cover-up o pagtatakip sa ilang mga opisyales. Actually, ang ordinaryong mamamayan na tayo, no, mapapansin mo na bakit mo siya pinagtatakpan. Nagkamali na ito, bakit mo siya pinagtatakpan? Pero sa kabilang banda naman, may argumento din naman ang grupo ng mga general na ito na nasuspindi na sabi nila during their time, nasa kote itong 6.7 billion worth of illegal drugs na ito. No? So bakit parang sa kanila ang sisi ngayon? Bakit sila nadadawit? Yan yung mga argumento na kinakailangan dumaan sa masusing investigasyon. Kasi ito yung bintang niya sa, ito naman yung sagot ng kabila. No? So kinakailangan matukoy dito. Sino yung nagsasabi ng totoo? Kasi ang DILG, base sa kanilang initial investigation, eh, nagtatakipan. No? May gustong pagtakpan itong mga opisyalis na ito ng PNP. The investigation into these allegations must be swift and thorough. Yan. Dapat daw po maging mabilis ang investigasyon at kumpleto, no? Walang mga kalulusot, ha? Swift and thorough. Let the axe fall where it must because police involvement in this alleged cover-up, especially anti-drug operatives, cannot and should not be tolerated, according to Romualdez. It would also be ideal to hear the statement of PNP Chief General Azurin on the matter. Let us wait for the official announcements before jumping to conclusions, according po dito kay Romualdez. Nakalulungkot itong sitwasyon na ito, ka-coffee, pero actually tayo, tiwala pa rin naman tayo sa Philippine National Police. No? Marami pa rin po ang mabubuti dyan. Eh, ito, kung medyo marami-rami ito, actually hindi na ito isolated case, no? Dahil parang around 50 or more or less 50 na opisyalis ang nasasangkot dito. Hindi siya isolated case. No? Pero tayo, eh, tiwala pa rin tayo, umaasa pa rin tayo na malilinis pa rin ang hanay ng PNP at ongoing naman ka-coffee yung pagsuri ng may binuong committee dyan, eh. Yung lima, five men na miyembro ng committee na yan na susuri sa credentials nitong mga opisyalis na ito ng Philippine National Police para maitama ang mga dapat na maitama. Oy, si Mark J.R. de la Cruz ng Montalban na kikinig sa atin. Happy viewing sa iyo, Mark, ha? Nasaan ka, Mark? Mukhang sumashot-shot ka dyan, ha? Ma'am Cecilia Peña, magandang gabi ka-coffee at sa lahat ng nanonood, magandang gabi rin po sa inyo. Kano ibinigay sa iyo Bato de la Rosa ng mga Teves? Just asking, sabi ni Ma'am Angelita Marcos Almondia. Yan ako, hindi natin masasagot yan, yung tanong na yan. Coffee-coffee, kita mga kasangkayan. Chris Kaya, oy, coffee daw tayo, mga kaibigan. No? LC Adaman, di ba po may lie detector, dapat yan ang gamitin sa mga ganung kaso. Actually, ma'am, hindi rin naman kasi 100% accurate itong mga lie detector. Ako, hindi ako naniniwala dito sa lie detector. Ang tanong ko lang po, ka-coffee, bakit sa mga may hirap lang nila gamitin kapag sa mga may pangalan, sa taas o sa mga may yaman, di nila nagagamit? Actually, honestly, no, ang justice system sa Pilipinas, working pa naman, no, yun nga lang, may mga pinapaboran din talaga ito. Pagsasagawa ng batas ang trabaho ng mga senadong hindi pag-iimbestiga sa mga high-profile criminals, Feliciano Montesinos. Actually, yan nga yung isa sa mga sinisilip dito, eh. Kasi una, may ongoing investigation ng ating korte bako ma-preempt, no, yung mga detalye dyan, etc., etc. Pero tuloy pa rin po ang senado sa pag-iimbestiga dito. Kung si Teves ay payagan through via Zoom, baka pwede rin si Bantag para marinig ang panig niya kung bakit hindi siya nagtago si Teves, daming namatay, samantalang si Bantag, kung totoo ay dalawa lang. Ayun, baka pa marisa na ito, ka-coffee. Kung pagbibigyan itong si Teves na via Zoom at later on, no, kung halimbawa itong si Bantag pagbibigyan, yung ordinaryong mamamayan, sana pagbigyan na rin, no? Kasi magiging president na, yan yung term na iniiwasan natin, eh. Magiging president na ito. Makakasanayan na itong mga sitwasyon na yan na hindi naman dapat. Pwede ito, eh. Pwede mo mapagbigyan pero isolated cases lamang. Pero itong high profile case na ito, mukhang hindi nakikita ng marami na fair ito, na patas. No? Hindi ganyan na kanila pagtingin dito. Helen Malyari, Azurin, sobra galing mo. Just protect yung mga criminals. Yun, kinakailangan din sumagot ng PNP dyan ni General Azurin. Marisa Suba, good evening po. Watching from Italy. Happy viewing sa iyo, ma'am. Dexter Bautista, tanong ko lang sa last admin na pinangalanan ng general, ano ang nangyari? Parang di nakasuhan. Uy, wala tayong balita dyan, ka-copy ha. O nga, ano ang nangyari? Hindi na na-media?
Yuri Sasaki, kumbanwa ka coffee, watching from Osaka, Japan. Kumbanwa ma'am, ha, magandang gabi po sa inyo. Jorge Fumera Escote, nakikinig mula naman dyan sa Sorsogon. Maligayang panonood po sa inyo ka coffee.